Ayan guys, ang ating vlog for today is Norwegian traditional food for Christmas and New Year. That Hello, alle sammen, and hi po dai. Welcome to my vlog. Ngayon guys, dahil December, si-share ko ngayon sa inyo ang traditional food ng Norwegian na kung saan ito ay makakain mo lang pag December. Kasi lumalabas ito sa mga department store or sa mga boutique pag ano na malapit ng magpasko. At hindi mo mabibili ito sa ibang buwan, kundi pag Pasko lang at December. So ngayon guys, ito na ang Pinnekjøtt. Ito yun siya. Ngayon, ang una-una natin gawin is ilalagay natin siya sa tubig ng overnight. Dahil ito ay maalat. So ngayon guys, ito yun siya ang Pinnekjøtt na tinatawag. Ito siya ay lamb siya. Ginagawa lang nila, parang binababad nila yan sa salt. Kasi parang ang labas nito ay parang ano, parang kung sa atin ba, tuyo. Tuyong lamb. Kaya yan ang gagawin muna natin is ibababad natin siya overnight sa tubig. This is one of my favorite. Paboritong paborito ko to, kahit araw-araw akong kakain nito, hindi ako nagsasawa. Dahil ang sarap, para lang akong kumakain ng tuyo. So ngayon, i-overnight natin siya sa tubig na umaapaw. Tasan muna natin siya, tapos palalagpasin lang yung tubig. So, ganyan lang yan guys. Tapos, ibababad natin siya dito ng overnight. Okay guys, ito na. I-anuhin natin yung tubig. I-palitan natin yung tubig. Dahil ito, tingnan nyo, oh, nag-iiba siya ng kulay. Wow. Medyo mabigat. Lipat natin siya sa strainer. Iyan. Ito, iluluto natin siya ng steam for 3 hours. Yan, ito ang karne ng lamb. Ang tawag dito is Pinnekjøtt. Ngayon, iluluto natin siya sa steam. Kailangan ang ating steamer. Yan. Nakita nyo yan, guys, oh. Yung paa-paa niya, kailangan hindi lalagpas ang tubig dito. Kaya ipasok. Ganyan lang ang pagsalansan. Para ilangan. I-steam natin ito siya ng 3 hours. Or, sa makikita mo naman, pag once na ang karne, natanggal na dito sa buto. So, ibig sabihin, malambot na. So, ilalagay natin siya sa oven ng 3 hours. Oops! Bigat! So, lagay natin. Ayan, mag-aantay na lang tayo. Maingay yata ang exhaust ng. Ayan. Medium heat lang yan siya, guys. Hindi masyadong. Uy! Yung usok. Grabe. Mano sa screen ng camera ko. Ayan. Lambot na. 2 hours lang. Okay na pala. Hindi na rin siya masyadong matigas. Yun. Basta nagkanda maano na siya sa buto. Ayan o. Oh, yung buto. Matanggal na siya sa buto niya. Kaya, ibig sabihin, malambot na yan. Kaya pwede na siyang kainin. Tsaka ito. Ayan guys. Dahil luto na ang ating Pinnekjøtt, ang sunod naman nating lulutuin ay ang kanyang side dish. Ito. Natin siya guys at ipakukuluan lang sa mainit na tubig.
ay parang maliliit na repulyo. Tingnan nyo guys, oh, ito. Para siyang maliit na repulyo. Ang tawag nila is rosin coal. Ilalagay ko na lang sa description kung ano ang tawag nito sa English. Nasa description box ng aking vlog. Kung sino mang interesado mag-check kung paano ang pinashoot pagluto, ilalagay ko yan lahat sa description box. Ayan. So, ilalaga na natin yan. Ayan. Ayan. Pwede na yan. So, mag-antay na lang tayo guys at ilalaga natin yung ating rosin coal. At ang sunod naman natin gawin guys ay ito. Madali lang siyang gawin dahil magpapakulo lang tayo ng tubig ng 4 deciliter. Tapos lagyan lang siya ng kunting margarin, mga isang kutsaritang margarin. Tapos si pagkumulo, ilalagay na natin itong loob niya. Tapos halo-haluin lang natin. Yan. At ngayon naman guys, ito na ang ating patatas. Ilalaga na naman siya natin. Ang ating patatas. Uy, laki. Tapos, yung ating rosin coal, ayan, kumukulo na siya. Pwede na yan siya natin pahinaan. Ready na yan mamaya. Tapos, yung ating, inaantay na lang natin na kumulo ang ating pinainit na tubig. Ayan, kumulo na din. Pwede na natin ilagay itong ating kohlrabi stupa. Ilalagay na siya natin dyan guys. At hango-hangoin ganyan lang. Tapos tanggalin muna siya kaagad sa lagayan. Tanggalin na. Iyan. Ganyan lang. Ang likot ano? Hirap kasi, nagkameraman na ako. Ako pa ang mag-ano, iyan. So, okay na yan siya, guys. Yan ang kohlrabi stupa. Ito ang ating kohl. Ito yung ating patatas. At ang ating pinashoot dyan. So, ayan. Kakain na tayo, guys. Kohlrabi stupa. Kuha tayo. Iyan. Iyan guys, ilalagay natin diyan. Liit-liit, kunting-kunting portion lang. Tapos ang ating patatas, kuha tayo at ilalagay din natin diyan para gumanda. Tapos ang ating ikuha tayo ng rosin coal. Iyan, paborito ko 'to eh, kasing sarap. At of course, yan, ilalagay dyan. Ito yung pinashoot or salted lamb, kung tawagin. Oops, salted lamb kung tawagin. Yan, yung ko rin naman yan. Ayan. So, apat. Yan guys, so, kakain na tayo. Let's eat. O yan. Siyempre, hindi mawawala. Picture muna. Yan ang ating Norwegian traditional food for Christmas and New Year. Yan. At yan. Okay, bon appetit! Habang nag-aantay kami ng
Nagkamali kasi kami sa pagtirik sa camera. Akala ko camera, video pala. Kaya hapon, ano, tuloy na lang natin habang nag-aantay tayo na maluto ang pinashoot. Ito yung aking assistant cameraman. Nag-video-video muna tayo, guys. Sige! So ngayon guys, hanggang dito na lang natapos yung vlog na to. And please like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye!